ang istorya ng isang lalaki na nagngangalang Anthony, ang lumipat ng panibagong tahanan dahil sa kanyang trabaho. Mag-isa na lamang siya at wala nang kasama sa buhay. Sa katagalan, dahil nga bago pa lamang siya at wala pa siyang gaano ka-close, ay napagdesisyonan niyang kumuha ng isang aso para maalagaan. Ika nga, diba, a dog is a man's best friend. Iniisip niya, ito lamang ang magbibigay ng lunas sa kanyang lungkot na dinadanas dahil sa pag-iisa. Nang di sinasadyang, napabasa siya sa isang dyaryo at dito nakita niya ang isang announcement mula sa isang dog shelter kung saan nag-aanyaya sila sa kahit na sino mang magustong mag-ampon ng alagang aso. What a coincidence, ika nga. Agad siyang pumunta doon at siyempre sa inaasahan ay madaming aso ang bumungad sa kanya para pagpilian. Pero ang tanging kumuha ng kanyang atensyon sa hindi malamang dahilan ay isang itim na labrador. Ito ay may pangalang Reggie. Ayon sa isang tao ng shelter na tinanungan niya, masaya siyang inuwi ang aso. Noong una ay nagkaroon agad sila ng problema. Mukhang hindi magkasundo si Anthony at Reggie. Dahilan para maging pasawa ito sa kanya. Ayon sa kanya, ay pinalalahanan naman siya ng dog shelter na maaring manibago lamang ang aso sa una at inisip niya na baka ganun nga ang nangyari. Kaya pinatagal pa niya ito ng 2 linggo at inaasahan niya na magiging maayos din ang pakikisama ng aso sa kanya. Nagpasensya siya at talagang pinagtuunan niya ng pansin si Reggie. Noong binigay si Reggie kay Anthony ay may kalakip itong isang liham at ilang mga laruan. Dagdag pa ng shelter na ang aso na si Reggie ay matalino, mabait at nauutusan. Kaya yun nga ang inaasahan ni Anthony na sana ay ituring siya nito bilang isang matalik na kaibigan. Pero wala pa din nangyari. Hindi ito sumusunod sa kanya at hindi na ayon sa kanyang pagtawag. Nagsisimula na din itong manira kung saan minangat-ngat niya minsan ang ilan nitong gamit gaya ng sapatos. Kapag sinasaway niya naman ito ay nagtatampo lamang ito lalo sa akin. Gusto nang ibalik ni Anthony si Reggie sa shelter. Tatawagan na niya dapat ang shelter ngunit naalala niyang basahin ang sulat na hindi niya pinansin noong una. Maaring naglalaman ito ng tips para mapalapit ang loob ng aso sa akin, sabi ni Anthony sa kanyang sarili. Kaya dali-dali niya itong binasa. Ito ay nagmula pala sa una at orihinal na nagmamay-ari sa asong si Reggie, na ilang linggo pa lamang ang nakalipas bago nito iwan si Reggie sa shelter, ayon sa sulat. Ganito ang sinasabi ng sulat. Kung sino ka man na bagong magiging amo at kaibigan ni Reggie, ang sulat na ito ay para sa iyo. Hindi ko sinasabing masaya ako habang binabasa mo ang aking sulat. Sa katunayan nga ay malungkot ako habang ginagawa ko ang sulat na ito. Wala akong magagawa kundi iwan si Reggie dahil sa mabigat na kadahilanan. Madalas kong inaayos ang kanyang hinihigaan at kanyang mga laruan. Madalas kaming mamasyal. Masakit para sa akin ang iwan siya. Ngayon ay bibigyan kita ng tips patungkol kay Reggie para matulungan kitang mapalapit sa kanya. Una ay mahilig siya sa tennis ball. Madami siya nito at madalas namin itong laruin. Minsan pa nga ay nagmumukha siyang squirrel kapag ginagawa niyang isubo na sabay ang 2 tennis ball niya. Tawan-tawa ako nun. Sinusubukan din niyang sumubo ng 3 pero hindi niya naman ito magawa. Pero pilit pa din niya itong sinusubukan. Sa sobrang pagkahilig niya dito, kahit saan mo man ihagis ang bola ay tsak na susundan niya ito para ibalik sa iyo. Kaya mag-ingat ka sa kalsada dahil muntik na siyang maaksidente noong minsang ako'y nagkamali. Mabait si Reggie, nasunod siya sa ilang commands gaya ng sit, lay, shake hands at iba pa. Isa siyang matalinong aso. Kapag sumusunod siya sa akin ay binibigyan ko siya ng sandwich at
pinatuyong pritong isda. Paborito niya yan. Gusto ko din sabihin sa'yo ang isang importanteng bagay. Hindi Reggie ang talagang pangalan niya. Hindi ko alam kung bakit. Iniwan ko siya sa shelter sa ganoong pangalan. Naniniwala kasi ako na dapat manatili yung pangalang na ibigay ko sa kanya na sa amin lang, na ako lang ang pwedeng tumawag sa kanya sa tunay niyang pangalan at doon niya din ako gusto makilala. Yun na din ang huli namin pagkikita. Alam kong matalino siyang aso at makakasanayan niya din ang bago niyang pangalan na Reggie. Pero nais ko ding ibigay sa iyo ang tunay niyang pangalan para mas mapalapit siya sa iyo. Ang pangalan niya ay Tank dahil isa akong tank driver. Siguro ay nadinig mo na ang tungkol sa akin sa ilang balita. Sinabihan ko ang dog shelter na kung sakaling may mangyari sa akin ay ipampun siya sa taong karapat dapat at ipadala ang liham na ito kasama niya. Patay na ang aking mga magulang, walang kapatid at walang pamilya. Mag-isa na lang ako sa buhay. Iniwan ko siya dahil nagkaroon ako ng emergency mission sa Iraq. Si Tank ay tinuring ko na hindi lang bilang isang alagang hayop, kundi isang pamilya at malaking bahagi ng aking puso. Kagaya ng mga sundalo kong kasamaan, si Tank ay pamilya ko. Alam ko mamahalin ka din niya kagaya ng pagmamahal niya sa akin. Inaasahan ko magiging maayos ang lahat. Madami ng luha ang nawala sa akin. Ingatan mo siya at mahalin. Maraming salamat. Mula kay Paul Mallory. Nadinig ko na siya, sabi ni Anthony sa kanyang sarili. Ang lahat ay kilala siya. Kahit bago pa lamang dito sa lugar ay talagang kilala ang pangalan niya. Nakalat na din sa ilang article sa internet. Namatay siya sa Iraq noong January 10, 2017. Nakatanggap ng Silver Star Medals at pagsaludo dahil sa pagsasakripisyo niya ng kanyang buhay para magligtas ng tatlo pang kasamahan. Dali-dali ay pinuntahan ni Anthony ang aso at tinawag niya ito, Tank, Tank. Tumindig ang mga tenga nito at nakita niya ang saya sa mga mata ng aso. Ang kagalakan, ang pangungulila, tumakbo siya kay Anthony at niyakap ito at kumanti din ang mahigpit na yakap si Anthony. Ngayon niya lang ako nilambing ng ganoon. Iba pala ang pakiramdam. Alam kong nabuhay si Paul sa pagkatao ko noong tinawag ko siya sa pangalan Tank at yun ang nararamdaman ko, ang pagka-miss ni Tank kay Paul. Masaya na siya at naglaro kami ng paborito niyang laruan, ang tennis balls, at nagulat ako sa kanyang ginawa dahil 3 tennis balls na ang subo-subo niya. Nandito na ako, huwag ka na malungkot. Ituturing din kita hindi na lang bilang kaibigan kundi bilang isang kapamilya. Hanggang dito na lang po, sana po nagustuhan nyo ang istoryang ito. Maraming salamat po. Kung nagustuhan mo ang paksa natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click mo na din ang notification bell para ma-notify ka sa mga dagdag kaalaman pa na may babahagi ko sa inyo. Salamat sa panonood. Grace and peace!